Welcome back to my channel, mga katubig. Kumusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Higit sa lahat, yung inyo pong negosyong tubigan, yung pong mga bagong nagtayo ng water station, maging yung mga datihan na pong water station dyan, sana mas lalo pa pong lumago at lumalago yung inyo pong negosyo. At pasensya na at medyo natagalan po yung ating next video dahil nga nagdaan yung holiday season, party dito, party doon, alam na, busy po tayo, maging sa ating mga pamilya, tipon-tipon tayo, di ba minsan lang naman yan mangyari. And then yung negosyo rin nating water station, kapag December, malakas po yung ating tubigan, lalo na pag December 24, handaan. So, kaya yung ating video ngayon, medyo malayo yung pagitan niya, no? Pasensya na. At marami rin katanungan doon sa ating mga previous vlogs natin. Pero nasasagot ko naman, kasi kapag libre naman ako talagang nire-replyan ko po kagad kayo. So, isa sa topic natin ngayon ay yung tungkol doon sa may nagtanong doon sa akin sa vlog ko na paano raw ba yung gagawin doon sa mga container na pinaglumaan na? Tatapon na raw ba? Or anong gagawin? So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, unang-una po, dapat kapag nagtayo tayo ng water station, inaral po natin yung pagre-repair ng mga galon. Kasi malaking bentahe or tipid kapag nasira yung galon ng customer mo, alam nyo pong i-repair para hindi siya masayang. Kaysa yung magpapalit tayo agad, ano, gagastos ka na naman. So kung marunong kayong mag-repair, mas makakatipid kayo, mas mapapangalagaan rin ninyo yung mga customers ninyo. Isa rin po kasi yan sa good service na tinatawag natin sa ating negosyo. Okay, number two po, i-check po ninyo yung sira ng galon. Kasi may mga galon na maliit lang yung mga sira niya, yung butas niya. And then meron naman talagang lumang-luma na, malalaki na yung mga crack niya dun na kadalasan niya sa nasa puwet ng container. So, ipa-flash natin dito yung mga container na may mga sira. So, para makita din niyo lalo na doon sa mga baguhang water station, no, para may mga idea po kayo. So, kapag maliit lang yung butas ng container niya, talagang solusyon niyan talaga i-repair ka agad niyo para maiwasan yung lalo niyang pagkasira. Ngayon, kapag sobrang na talaga yung sira ng mga galon ninyo, ng customers ninyo, lumang-luma na, talagang kausapin nyo yung customer ninyo na kailangan ng magpalit kasi luma na. At bukod doon, makaka-additional income pa kayo kapag nakapagbenta kayo ng container ninyo. Malaking bagay po yan. Okay, eto po yung sinasabi ko sa inyo na medyo malaking sira sa may part ng malapit sa faucet. Ayan, ginanin nyo. Diba po? Ayan o. Medyo malaki na siya. Ayan yung ginamit namin na glue stick na kulay yellow. Tingnan ninyo. Kadalasan dyan yan nasisira sa mga party na yan. Tapos ito naman isa, medyo maliit. Ayan. Dyan din sa may part na yan, kadalasan talaga dyan yan nasisira. Minsan naman sa ilalim, sa may puwitan yan. Ito namang isa, ito na nga po yung sinasabi natin na nasa may puwit banda. Ayan. 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 Tingnan ninyo. Itong mga repair na to, medyo matagal na tong nakadikit yung glue stick na yan. Talagang makapit yung glue stick na yellow na yan. Ayan. Kita ninyo, no? So, kailangan marurunong talaga kayong mag-repair. Kasi, tulad ng nabanggit ko doon na isa rin yan sa sekreto natin ng good service sa ating mga customers. Okay, yung number 3, kailangan marunong din po kayong mag-push sa customer ninyo na bumili ng galon. Palitan na yung mga lumang-luma na ninyong galon. Tulad ng sinabi ko kanina na additional income yan sa atin sa tubigan. May mga customers po kasi na talagang alam nyo na medyo creeps, no? Ayaw nilang gumastos. Kung gusto nila, repair. Eh, depende nga yan sa sira ng galon. Kailangan magaling po kayong makipag-usap sa kanila. No, kumbaga sa ano eh, practice ninyo, lalo't kayo mga baguhan talaga sa tubigan, na nakikipag-communicate kayo sa customers ninyo. Mas maganda yung meron kayong connection talaga eh. Huwag iasa doon sa mga delivery mo yung pakikipag-usap pagdating po sa ganitong mga bagay. Kasi hindi nila yan kayang apapilan or makipag-usap sa customer ninyo, lalo't ang issue eh, sira ang galon, or baka sinadyang sirain. Alam mo yung mga ganun eh, may encounter nyo yan lahat kapag nag-water station na kayo. Okay, para naman dun sa mga
water station na hindi marurunong mag-repair ng galon. So meron na po akong dating vlog nito. Kaya lang, ngayon ipakikita ko ulit dito yung video na yon, isisingit natin para makita ninyo kung paano ginagawa ni Mr. Ko mag-repair ng galon, no? Kasi ganit, yun yung pamamaraan namin ng pag-repair ng galon. Kasi the experience na po namin yan eh. Si Mr. Ko lang naman ang nag-aral niyan, hindi siya nagpaturo doon sa iba. Kasi iba-iba po ang technique ng pag-repair ng galon. So ang gamit namin ay glue stick. Okay, yung glue stick saan nabibili? Sa hardware po nabibili. Ito po yung kulay yan, medyo yellow. Kasi naka-encounter na kami, bumili kami ng glue stick dati sa palengke, yung puti, hindi yun maganda. Madali rin siyang matanggal. So, itry ninyo yung kulay yellow na glue stick na sinasabi ko. Matibay po yan, subok na namin yan. Hindi siya agad-agad masisira or matatanggal. Ngayon po naman, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang pagre-repair ng galon. Gamit ang soldering iron at glue stick. Ito po. Ganito po yan, pag ito po na ano ko na ng soldering iron para nawala na yung ano ng butas. Ididikit ko na lang yung soldering iron. Ito po, ganito po yung pagdidikit para mas mabilis matunaw. Yan po, ganyan po. Yan pong ano, may butas yan po dyan sa ano, didikitan muna para matibay. O, ganito po yung ginagawa ko. Nasubukan ko tong ano glue stick nung dumikit sa ano, ang tagal bago mawala ang ano, ang tagal bago matanggal yung glue stick dumikit sa semento. Yan po, ganun lang po yan. Ganyan lang po yan kasimple. Tapos bago mo ipakawalan ano, nilalagay pa ng tubig yan kung may tagas. Tagas pa o wala na. Ah, so ibig mo sabihin, tetestingin pa. Oo. Kasi minsan, pag kahit na dumikit na yun, pag nilagay mo tubig, may mga tagas pang konti, uulitin mo na naman, lalagyan mo na naman ng tatal. So ibig sabihin, hindi siya, pag hindi siya mapuruhan, oo, kailangan testingin kaya, mo na. Kaya minsan, sa gabi ako nag-repair kasi minsan pag, sa umaga, namadali ko lang ipag-repair dahil sa mga customer. Pero hindi mo mapupuruhan kung may tagas pa. Kaya pag sa gabi, talagang natitik ko yan. Minsan may gamit pa akong flashlight para nasisilip ko sa ilalim kung tama yung dinidikitan ko. Yes. So kailangan pala niyan, ibig mo sabihin, pagtapos mo niyan i-repair, natuyo na, and then tetestingin mo na, lalagyan ng tubig. Oo, lalagyan ko ng tubig yan. Para malaman kung napulido na o hindi pa. Pag may, ito, may tagas pa, di ulitin ko na naman ulit. Kaya medyo matagal. Medyo matrabaho. Oo, matrabaho. Okay, so ipakikita ko po itong glue stick na sinasabi ko sa inyo. Tingnan ninyo. Diba? Yellow yung kulay niya. Tsaka matibay po ito, sumok na namin to eh. Nasa 20 pesos yung bili ni Mr. Ko dati ha. So siguro ngayon nasa 25 na to. Basta sa hardware magtanong kayo. Na pinakamalapit sa inyo. May isa kasing puti nga po dito sa palengke na bibili. Huwag kayong bumili nun kasi nagamit na po namin yun. Na-testing na ang pangit niya. Mabilis lang siyang masira. Sayang lang yung pera. Ito kasi subok na namin. Matibay po ito eh. Matagal-tagal ang laban bago masira ulit yung pagkakadikit niya. Okay? Tandaan po ninyo ha? Sige. Ito po. Malaki po yung maitutulong nito sa ating negosyo at tulad ng binanggit ko, at mapapangalagaan din niyo yung mga customers ninyo kapag marurunong kayong mag-repair ng galon, di ba? Kasi kadalasan talaga sa customers natin pag medyo tumatagal na yung galon, sira na talaga. Siyempre nababagsak-bagsak yan pagka lapag buhat, masisira talaga yung galon. So kapag marunong kayong maggawa at mag-repair ng galon, yung mga customers ninyo masasatisfied sa service ninyo. So isa rin yan sa sikreto ng ating negosyong tubigan. Okay, bukod sa pagre-repair ng galon, may pakinabang pa rin yung mapilaglumaan nating container. Pwede nyo siyang gawing paso, di ba? So, nakakita na ba kayo ng mga container na naging ginawang paso? Ako kasi meron ako sa rooftop ko. So, ipa-flash din natin yung picture dyan para makita po ninyo. Bili ako, pinahati ko dun kay Mr. Ko. At then yung kalahati, yun, doon ko nilagay yung aking mga oregano na halaman. So, tapos mga talbos, pinaglagyan ko siya. Marami pa, marami pang pwedeng paggamitan yung mga sira nating mga galon. So,
isa yon sa pakinabang din, no? Kaysa itapo natin, kaysa ibenta natin, may mga gamit pa siya, gamit sa bahay natin. Or ipamigay na lang ninyo sa kapitbahay ninyo, di ba? Kahit papano ay makakatulong din yun sa kanila. So, kapag ginawa nyo yan, eh, syempre, instead na sa iba iigib yan, sa inyo na yan mag-iigib. Isa din yan eh, kailangan rin natin makisama sa kapitbahay natin or sa mga kaibigan natin. Okay, yun lang po yung maishishare ko ngayong araw na ito, mga katubig. At sana po meron po kayong natutunan, lalo na yung mga baguhang water station dyan, okay? At kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang po tayo doon po sa comment section sa ibaba. Okay, re-replyan ko po kayo kapag free po ako, uunahin ko po kayong sagutin, okay? Doon po sa mga bagong subscribers, maraming salamat sa inyo at sa mga tanong ninyo na kung minsan ay nakakapagbigay din sa akin ng idea kung ano yung ita-topic natin sa mga vlogs natin, no? Marami pong salamat sa mga walang sawa ninyong panonood sa aking mga videos. At sana po meron kayong natututunan kahit na konti, i-apply ninyo sa water station ninyo. At sa mga subscribers, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe po kayo, like and share na rin yung ating videos doon po sa inyong mga kaibigan na meron din mga water station. At huwag pong kalimutan, i-click lang po yung ating notification bell para updated po kayo tuwing meron po tayong bagong mga videos. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless you all. Bye!